The Valley Jet Small. Mabuhay sa matandang mahirap 40 anyos ang edad porsigidong naglalakad sa makasalanang lupa. Ilaw'y mababang lipad, mura pa ang kanyang edad. Kahit paano may kalidad siya sa babatang ama. Ako nga pala'y may anak, kaso palagi ding batak. At ang aming libangan uminom hanggang sa huling patak. Isang araw dumating, sa loob ko nagningning. Ang anggulong di mapintana kasing ubod ng itim. Biglang sumagi sa aking isip, maari din palang yumaman ang mahirap. Basta maglakas loob ka lang, pumapit sa discarding. Matalim bilyon o milyon, hangarin maliit man o malaki ang sentensya ay ganun pa rin. Walang pagbabago pag di kompleto ang plano. Kailangan garantisado pagpasok sa bangko, di pwedeng hindi aral. Pasikot ng bagay na dapat makalikot na mapunuan ang pagkakatigang kung ang napakatagal. Iwa-uway na punta sa lugar na di mapinta, sa sulok na puno ng usok sa isip may tagadikta. Walang ibang bukang bibig kundi pasukin ang pintuan ng gusaling maghahatid ng limpak na sa lapis sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kapag ginawa ko yon may ibibigay siya sa akin. Hindi ko na tinanong kung ano, basta pagpapalain daw ako kapag natupad ko ang bagay na ito. Dumating ang oras at araw na pinaka-inaabang-abang. Matupad ang balak, makaakap, malaking salaping inaasam. Dali-daling nagpunta kami sa pinto ng gusaling malaki. Habang dala-dala namin ang bagahe, nakala nila malaki ang laman. Tanong ko, paano mo ba naman paghihinalaan ang laman? Kung nakabihis na pang elegante, gaganahan ka pa bang kapkapan? Kaya malaya kami nakapasok at ang aking mata ay itinutok sa mga kamera na nakatusok. Binaliwala ko na lang, baka kasi kasama sa pagsubok. Kaya agad na akong bumulusok, papalapit sa kahera tumutok. Tapos sumigaw ako ng hold up to, walang gagalaw, dapa-dapa. Lahat walang sisigaw, tara-tara. Lahat ng mga miyembro ng bagong to sumunod sa akin, kundi mapapasama kayo. At tatanggalan ko kayo-kayo ng buhay kapag kadi kayo sumunod sa akin gusto. Madali lang naman ang aking papagawa. Tulungan akong madaling mabuksan ang kantado ng malagintong kahadiyero na dipinto. Iwa-uway na punta sa lugar na di mapinta, sa sulok na puno ng usok sa isip may tagadikta. Walang ibang bukang bibig kundi pasukin ang pintuan ng gusaling maghahatid ng limpak na sa lapis sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kapag ginawa ko yon may ibibigay siya sa akin. Hindi ko na tinanong kung ano, basta pagpapalain daw ako kapag natupad ko ang bagay na ito. Dapat na tayong magmadali, ama din ako mapakali. Tuwa, grabe sa pagkawagi, napakarami na salapi. Sa likuran ko, sukbit-bit-bit na magkabilang palad. Sa ko na itim, para ba napakalapad, punuin na rin. Bago-bago pa lumakad, lakad-lakas papalayo. Palabas na ako na masipat, kuwa dalawang taon na nakatayo. Sa di kalayoon, biglang nagsigawan na merong hold up sa bangko na yon. Pangit naman ang pagkakataon, madaming pulis, mabilis tumugon. Napapalibutan na tayo ngayon, ama. Sana meron ka pang itinatago na plano sa mga bagay na komplikado. Magaling ka sa detalyado, bawat pansikot ay kabisado. Para sa'yo ay walang malabo, malusot ang gumawa ng milagro. Kaisipan laging agresibo. Sabi na nga, meron pang natuklas ang paraan. Sa likod ang daan, sigretong lagusan, tarangkahang pinaglihiman. Pati may ari wala nang alam, paano nangyari na malusutan. Nalimas na lahat ng kayaman, ang tago ng pinto, di kami nasundan. Iwa-uway na punta sa lugar na di mapinta, sa sulok na puno ng usok sa isip may tagadikta. Walang ibang bukang bibig kundi pasukin ang pintuan ng gusaling maghahatid ng limpak na sa lapis sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kapag ginawa ko yon may ibibigay siya sa akin. Hindi ko na tinanong kung ano, basta pagpapalain daw ako kapag natupad ko ang bagay na ito. Muntik na tayo dun ah. Sabi ko sa'yo eh, magtiwala ka lang eh. Patay! Flat tayo! Sige, sige. Parada mo dun sa simbahan. Buhay naglalakad, papasok sa pinto ng gusaling madilim. At ang aking hinanap altar ng ama, nagdasal ako sa kanya ng taimtim. Tara na ama! Hintayan na aking sasambitin ang dasaling palaging hiling ko na sana yumaman ako kahit nasa anong paraan ba
kami pito. Iwa uway na punta sa lugar na di mapinta, sa sulok na puno ng usok sa isip may tagadikta. Walang ibang bukang bibig kundi pasukin ang pintuan ng gusaling maghahatid ng lipak na sa lapis sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kapag ginawa ko yon may ibibigay siya sa akin. Hindi ko na tinanong kung ano, basta pagpapalain daw ako kapag natupad ko ang bagay na ito. Iwa uway na punta sa lugar na di mapinta, sa sulok na puno ng usok sa isip may tagadikta. Walang ibang bukang bibig kundi pasukin ang pintuan ng gusaling maghahatid ng lipak na sa lapis sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kapag ginawa ko yon may ibibigay siya sa akin. Hindi ko na tinanong kung ano, basta pagpapalain daw ako kapag natupad ko ang bagay na ito.